ako, Choy. Gahe tayo ngayong galing akong Manila. Uwi tayo ng Cavite. Naglag ako kasi syempre. Under Mecq tayo ngayon sa Ncr at sa Cavite ngayon. So, papakita ko lang yung mga kalakaran ng mga checkpoint dito. Kaya ngayon, pagpunta ko na sa checkpoint ako kanina, ay nakausap ko naman, ayos naman, pero may mga paalala pa rin. Tapos ngayon, mas mahigpit. Kaya ito, subukan natin ulit. Dada tayo sa checkpoint, sa mga boundaries yon. Yung mahirap baka mamaya makitaan tayo ng ano mga paglabag eh, kasi alam nyo naman eh may mga sinusunod tayong protocol na yan. Under tayo ng Mecq sa Ncr at sa Calabarzon, kaya mahigpit pa ngayon, lalo na eh may mga bagong variant na kumakalat ngayon, may mahirap. Ito mga Choy, pinavlog ko lang din naman kasi kung sa gusto kong masubukan yung biyahe natin. Papakita ko na lang din sa inyo yung ganda ng kalsadang ito kasi namangha ako dito sa Rojas Boulevard kasi almost 2 years, 3 years ata kung hindi nakadaan dito. Ngayon ako ulit dumaan. Ngayon nagulat ako parang ganda na kaganda yung highway dito sa Rojas Boulevard. Ito kagandaan ngayon, no? Daming ilaw. Yung dislike ko lang naman dito kasi hanggang ngayon sira-sira pa rin yung kalsada. Bako-bako pa rin. Minsan, nagugulat ka na lang o hulog ka sa butas o kaya sa bako-bako. Hindi mo na maiiwas yan dyan na eh. Kaya pagka nandito kayo lumaan mga Choy, yun, tataan yung mga yan. Okay, masyadong bibilis dito. Tsaka daan-daan din. Lalo pagkaya din yung kabisado yung daan. Ako kabisado ko yung daan na dito pero nagkakamali pa rin ako. Tingnan nyo kung bakit magalaw din yung camp ko kasi yun nga tapapuntan ako doon sa mga bako-bako. Hindi ko maiiwas eh, mahirap na. Baka mama maiiwas mo, baka maka-cause pa ng accident yun. Kaya dapat paalala lang mga Choy, higpitan nyo ang pagkapit ng manabala nyo para hindi ikaw yung makabitaw. Siyempre, focus sa pag-drive. Parang relasyon natin. Higpitan yung pagkawa para hindi mo mabitawan. At focus lang kayo sa isa. So, ito mga Choy, mga talagang nag-vlog ako kasi kaya nga detalye nga dito sa namangha ako sa mga pailaw dito. Ito rin kaganda pag naka motor ka o naka big bike ka kasi alam niya naman least traffic tayo, di tayo matatraffic kasi makaka lusot tayo. Pero wag naman lagi yung lusot na lusot kasi baka mamaya baka sagi lang tayo. Hindi lang tayo makakagasgas ng motor kaya naman tayo magagasgas na naman. Kaya iwas din.
kasi ewan ko bakit pagdating dun sa part na yun. Pero pagka dating mo ng flyover ng Wendy papunta dito sa may flyover papuntang Baclaran, ganto ko nakaliwanag. Tingnan nyo, ganto dapat yung mga highway natin. Huwag tayong magtipid sa ilaw. Ito, hanggang dito lang mga maliwanag sa pababa, Baclaran na yan. Baclaran Church, madilim na naman yan. Yan, expressway. Pag dumiretso ko dyan, Cavitex expressway na yan. Eto, diretso kung ano. Tadiretso kong Cavitex expressway tayo eh. Ito kagandaan kasi makikita nyo kung bakit maganda yung mga nakabig bike. Kasi least traffic talaga, walang traffic talaga pagka expressway ka.
gate na tayo mga choy. Ito yung problema ngayon kasi walang load yung RFID ko. Kaya ngayon diretsong kawit yan, pero kakanan tayo kasi pupunta tayong Bacoor. Exit ng Bacoor to. Banking tayo mga choy. I'm a fucking bandit. Understand.